Iya. Nah, kalau enggak. Bakit mo to? Dapat hindi tayo mag-settle for less, no? Totoo. Parang hindi sa relationship. Ay! Ayun! Hello, my name is Maria Socorro. I'm from Cavite po. Intern po ako sa Aves Community po. Hello, my name is Phil Andrew from Cavite State University main campus. Interns program Aves Community Business Organization. Hello, I'm Shannon Grace Salatan, estudyante mula sa Pamantasang De La Salle at kindred din ng Legal Network for Grateful Justice. Toxic Filipino traits. Magbigay kayo ng isang example nito at sabihin kung bakit ito toxic o kung guilty man kayo. Siguro for me, yung pagtatanaw ng utang na loob. Usually nangyayari ito sa mga pamilya. Lalong-lalo na kapag, kunwari, kailangan mo ng bumukod sa kanila. Pero hindi pwede kasi kailangan mo magtanaw ng utang na loob sa mga magulang mo. Sa akin naman, pag may handaan, kailangan required talaga na may pasyarong. Yung, di ba? Kung may birthday celebration, parang pag pumunta ka doon, required ka talaga na pasyarong. Ganun yung mga ibang family nila. Para sa akin yung mga bunso, parang nag-expect sila. Na kung nari, bunso pa, yung mga kapatid mo, nagtatrabaho na. Ikaw din dapat may trabaho na yung parang gano'n. Parang drugi. Tungkulin ng mga Pilipino na huwag punahin o i-criticize ang government authority. Red flag o green flag? Para sa akin, bilang isang mamamayan, parang karapatan ko na magbigay ng kritisismo sa gobyerno. Dahil bilang isang mamamayan, parang tama lang naman na magbigay tayo ng opinion natin kung tama pa ba yung ginagawa ng leader natin o hindi, di ba? Totoo, dahil ito na. Open tayo sa opinion, kaya open din tayo sa kritisismo. Kung may nakikita tayong mali, kung may nakikita tayong tama, kailangan natin sabihin sa kanila para maging aware din sila kung tama ba yung ginagawa nito or not. Tsaka minsan din, parang may maririnig pa tayo sa ibang tao na sinasabi, maging thankful ka na lang sa gobyerno kasi ginagawa naman nila yung trabaho nila. Hindi ba pwedeng magbigay tayo ng opinion? Kasi... I am the one, the way you turn down the... Ang laging nasa isip ni Mayor kapag gumagawa siya ng desisyon ay ang ikabubuti ng mga tao. Red flag to me. Theoretically, dapat oo. By practice, parang hindi naman ganun yung nakikita natin sa mga liderato natin ngayon na dapat inuuna nila yung kapakanan ng mga constituents nila. Pero parang sa mga nakikita ko mga leaders natin ngayon, and mayors pala, mayors natin ngayon na hindi naman nila talaga alam kung ano yung kailangan ng constituents nila. And hindi naman nila binibigay kailangan ng kanilang mamamayan. Inuuna nila lagi yung pansariling interest. Medyo conflict nga din ako eh. Pero kasi since nakatikim na rin ako, tulong sa gobyerno, parang okay na sa akin yung green. Kasi siguro yung iba lang talaga na hindi na-reach out ng mayor is hindi masasabing natutulungan sila. Ako kasi na-try ko din kasi siya. Parang magandang experience pa siya sa akin. Pero parang yung naisip ko lang, limitado lang yung binibigay nila. So yun sa akin. Sana all. Okay lang maging corrupt basta may ibinabalik ka sa taong bayan. Kung okay lang sa kanila, kung magiging corrupt sila, ito lang isagad na nila. Isagad na yung tulong. Oo, isagad na yung tulong mo. Sayang kang gabi. Para sa akin, hindi tama. Never magiging tama na magiging corrupt. Kasi, in the first place, pinili nila yun eh. Pinili nila mag-servisyo para sa mga tao. Karapatan ng mga tao na makuha yung servisyo na nararapat para sa kanila. Yun na, required talaga sila na tumulong kasi nga, nandun sila sa posisyon na yun para tumulong sa mga mamamayan. May mali yung corrupt na tumutulong ka, yung sagasagad na tulong, mali. Kasi in the first place, corrupt naman talaga is hindi tama.